So welcome nga guys para sa video natin ngayong umagang ito. Pag-uusapan nga natin at bibigyan natin update tungkol dito sa dalawang superstar dito sa Los Angeles Clippers at sa Phoenix Suns. Diba, wala nga si Chris Paul dahil sa health and safety protocols nung game 1 at si Kawhi Leonard dahil sa kanyang knee injury ay hindi nga rin naglaro. At ngayon, nagbigay nga ng update kung ito bang si Chris Paul at si Kawhi Leonard ay maglalaro na nga para sa game 2. Well, meron tayong bad news dahil itong si Chris Paul ay hindi pa rin makakabalik. At syempre dahil pa nga rin yan sa health and safety protocols dahil itong si Chris Paul ay tinamaan nga ng virus at ngayon nagpapagaling pa nga rin siya. Pero mukha namang hindi aabuti ng normal na health and safety protocols itong si Chris Paul na 10 to 14 days dahil balita nga na vaccinated na ito, so hindi na siguro tatagal ng halos 14 days ang kanyang pagpapagaling. So aabangan pa nga natin ang update kung kailan bang makakabalik itong si Chris Paul para sa Phoenix Suns. Pero nga sa next game nila, game 2, hindi pa rin siya makakalaro. At ganun nga rin para sa Los Angeles Clippers superstar na si Kawhi Leonard, same injury pa rin sa kanyang tuhod at hindi pa nga rin siya makakalaro. Hanggang ngayon nga ay meron pa rin siyang right knee sprain. Pero meron niyang isang video na lumabas na si Kawhi Leonard na nakatayo nga sa tunnel matapos niyang ilaglag ng Los Angeles Clippers ang Utah Jazz noong game 7 nila. Nakuhanan nga itong si Kawhi Leonard ng video dun sa tunnel na wala namang support na sa kanyang knee or parang knee pad or something. At hindi nga rin siya naglilim or ika-ika, so parang normal nga lang at mukhang hindi naman ganun kaseryoso itong injury neto ni Kawhi Leonard. At baka may posibilidad pa nga na makabalik nga siya dito sa series against nga sa Phoenix Suns katulad nga ni Chris Paul. Pero anyways, para nga sa dalawang superstar na ito, hindi sila maglalaro silang dalawa sa game 2 dahil pa rin sa kanilang mga dahilan. Pero bago nga natin tapusin ang topic about dito sa mga player na ito, especially dito kay Chris Paul, eto meron ngang video na ipinos na itong si Chris Paul ay habang nagpapagaling ay pa TikTok lang. Panorin nyo. At para naman sa ating next topic sa video na ito, tungkol naman ito sa roster ng Team USA. Nung nakaraan, kung nakita nyo nga ay gumawa tayo ng video kung sino na yung nag-commit doon. Nandun nga si Damian Lillard, si Draymond Green, si Bradley Beal, si Jason Tatum at si Devin Booker ang officially nag-commit sa Team USA. At ito pa, nadagdagan pa nga sila. Ito nga si Kevin Durant ay expected to commit to Team USA for the Tokyo Olympics this summer. At hindi lang naman itong si Kevin Durant ang nag-commit dyan, kundi na rin ang kanyang kakampi na si James Harden. Sabi nga rin sa report na ito ni Shams Aranya, net star James Harden has committed to play for Team USA in the Tokyo Olympics. So nadagdagan na naman ang dalawang napakalakas na player itong Team USA. Ano ang gusto nilang siguraduhin na mapupunta sa kanila ang gold medal, hindi katulad ng 2019 FIBA World Cup. At hindi nga natapos sa dalawang player na yan ang nag-commit dito sa Team USA dahil ito rin center ng Miami Heat na si Bam Adebayo ay nag-commit na nga rin sa Team USA. Sabi nga sa report nito ni Woj, Miami Heat center Bam Adebayo has committed to join the 12-man Team USA roster for the Summer Olympics in Tokyo. So yan nga ang tatlong player na nag-commit ngayong araw dito para sa Team USA. At mukhang ayaw na talaga nilang matalo again sa kanino pa mang team. At speaking of Team USA nga rin yung roster nila, kung may mga player na gustong maglaro, meron naman na player na ayaw maglaro. Isa nga dyan, edong si Stephen Curry. Sabi nga sa report ni Shams, Warrior star Stephen Curry has opted against playing for Team USA in the Tokyo Olympics this summer. Sources tell me and Anthony Slater, Curry had been deciding on participating over the last few weeks and USAB expected him to be out of the available pool. So ang dalawang arguably na pinakasikat sa NBA na si LeBron James at si Steph Curry ay hindi nga maglalaro para sa Team USA dito sa parating na Olympics na ito. So yun nga guys ang update natin about nga dito kay Chris Paul at kay Kawhi Leonard, hindi sila maglalaro. At sa mga player nga na nag-commit para sa Team USA na si Kevin Durant, si James Harden at si Bam Adebayo at si Steph Curry, hindi nga maglalaro. So yun nga lamang para sa ating video ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe mo na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!